anuman ang mangyari, dapat prepared siya, dapat handa siya na posibleng sobrang bait niyan, posibleng hindi rin natin alam mo, baka may ugali yan na hindi mo gusto. Hello mga best, welcome back again sa aking channel. Sa inyong mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na nanood at nag-share ng inyong ideas in comment. Shoutout sa inyong lahat mga best. Sana okay lang kayo dyan. And sa mga bago, welcome sa inyo. Sana huwag kayong magatubiling i-share ng ating mga videos para mas marami tayong mabigyan ng mga ideas na ganito. Maraming salamat sa inyong mga best. And today's video, magbasa ako sa isa sa nag-comment sa inyo. Shoutout sa iyo best at sa mga posibleng magkaka-relate sa message mo. Dear Ate Sally, pa-advice naman po, hindi po sa akin to, sa kaibigan ko po to. Kasi may nakilala po siyang afam from Germany. 3 weeks lang. 3 weeks pa lang. Kaso, porsigido talaga si afam na kunin siya for tourists. 3 months daw yung afam. 3 months daw yung afam ang magbayad ng lahat ng processing ng documents. Divorce po si afam 2 years. For ang anak niya, 37 years old. Ako kasi yung natatakot, maaga pa para siya ang magpunta ng Germany. After 3 months daw, balik na siya ng Pinas. Di daw kasi pwedeng pumunta si afam kasi hindi daw siya naka-vaccine. Pero pulis siya. Tama ba na siya ang magpunta doon sa Germany? Thanks po and more power to your program and God bless. Maraming salamat sa pag-share mo, best. At alam mo kung sino ka. Nga, napakabago nga yung 3 weeks pa lang. At si afam, sa edad niyang 37, meron na siyang 4 na anak. At kaka-divorce lang niya, 2 years. 2 years pa lang siyang naka-divorce at 4 yung anak niya. Sa bata, 37. Depende rin kasi, baka maaga siyang nag-start. So, ang tanong natin, totoo ba ang lahat ng mga sinasabi ni afam? Huwag kayong basta-bastang maniwala sa mga sinasabi ng afam, best. Lalo na pagbago pa lang kayo. Most of the time, para sa akin kasi, mas okay yung afam ang pupunta sa Pilipinas. Bakit? Una sa lahat, hindi lang ikaw ang makakita kung ano ba talaga ang ugali niya, kundi family and friends mo, ma-feel din nila yon. And, syempre, mas doon mo, kahit pa paano, may idea ka na makukuha kung ano ba talaga ang ugali niya. Paano siya magmahal. Kasi ang isang tao, makikilala mo, kahit pa paano, may matutunan ka sa ugali niya once na nakasama mo yan. Meron at merong ugaling lalabas yan. Pero ang totoong ugali yan, ugali na yan, is lalabas yan pag talagang magkasama na kayo, lalo na pag medyo matagal-tagal kayong magkasama, lalabas yung tunay na ugali dyan. At higit sa lahat, makikita din ni afam kung ano yung Philippines, ano yung Pilipinas. At safe ka. Kasi country natin yan. Country natin yan. Ganito naman, pag siya ang ikaw ang pupunta, best, yung kaibigan mo, pag ang girl ang unang pupunta nun sa afam, at hindi pa niya masyadong kilala ang afam, kung sakali lang na makapunta ka talaga sa country ng afam, at hindi mo pa masyadong kilala yan kasi kahakilala mo lang yan, okay lang sana kung sobrang bait niyan. Kasi ang pagpunta mo dun, ano yan eh? Risky yan, risky. Kumbaga, hindi natin alam. Wala kang idea kung mabait ba to or ano ba to. Ang ano lang dyan, ang dapat mo lang gawin is kung talagang desidido ka ay na ikaw talagang pupunta, ay dapat sa sarili mo, alam mo kung may posibleng mangyaring ganito. Baka anong gagawin sa'yo? Hindi mo alam ugali niyan. Baka may ugali yan na hindi mo inaasahan. Ano man ang mangyari, dapat yung sarili mo ay nakahanda na sa ganyan. Kasi hindi mo alam yan eh. Kumbaga, parang tumataya ng loto yan. Mananalo ka o matalo, hindi mo alam. Paswerte. Yun ang sabi. Eh, kung pagdating mo dun sa country na yon, what if anong gagawin sa'yo?
wala kang laban. Kasi kararating mo lang doon. At ikaw mismo pumunta doon. Hindi mo, wala kang kamag-anak doon. Depende lang kung may kamag-anak ang nandito yung lugar niya. At kailan ba kayo pupunta ako dyan? At kamag-anak mo, kung mayroon kang kamag-anak doon, puntahan niyo rin ako. Ang tanong, yan ba yung tamang address? Diyan ba nakatira si Afam? Ganun pa, parang anlabo kasi. Bigyan niyo muna ng time yung isa't isa na makilala niyo. Pero kung gusto niyo talaga, best, na kung ang kaibigan mo ay desidido talaga at gustong-gusto niya at sundin niya ang gusto ni Afam, at kung halimbawa si Afam ay talagang magbayad sa lahat, lahat na lahat ay gagawin ni Afam, nasa kanya na rin yun, best. Kasi kahit anong gagawin natin, sasabihin natin sa isang tao, kung ayaw niyang sundin, buhay niya kasi yan. So, siya pa rin ang masusunod dyan. Pero, yun nga ang sabi ko. Ano man ang mangyari, dapat prepared siya. Dapat handa siya. Na posibleng sobrang bait niyan. Posibleng hindi rin natin alam mo. Baka may ugali yan na hindi mo gusto. Pag nandun ka na, wala kang kawalan. Talagang ipaglaban mo yung sarili mo. Pag halimbawa, hindi maganda yung nakikita mo doon, ay talagang yan ang ginusto mo eh. Kasi kung anong nangyayari sa buhay natin, ginusto natin yan. Kung anong nangyayari sa atin, dahil yan ang desisyon natin. So, halimbawa, may nangyari sa iyo, alam mo naman na may idea ka na posibleng ganito ang gawin mo para hindi mangyari yan. Posible namang hindi mo siya pupuntahan. So, posible namang magpavaksin siya at pupunta siya sa Pilipinas. Kasi pag interesado talaga yung afam ninyo, gagawa ng paraan yan. Yan ang sabi ko, pag interesado, maraming paraan. Pag hindi rin interesado, maraming dahilan talaga yan. Maraming dahilan. Pag hindi interesado, maraming dahilan. Yan lang yon. Mamimili kayo dyan. Sa afam na maraming dahilan o sa afam na maraming paraan. Nasa sa inyo yan, best. Kumbaga, it's your choice. Kumbaga, yung kaibigan mo, best, napagsabihan mo naman siya na mukhang maaga pa talaga para pupunta ka kaagad dun. Kung kaibigan mo naman ay nagtanong sa'yo, ano kaya dapat mong gawin? Eh, pwede ka mag-advise no, na bigyan nyo muna yung sarili nyo na time na makilala nyo pang isa't isa. Sukat-sukatin mo muna yung ugali niyan. Halimbawa, pag nag-usap kayo, huwag ka masyadong reply ka agad. Tingnan mo kung mahaba ba yung pasensya niya. Eh, kung halimbawa, makikita mo kasi yan eh. Kung hindi ka nakapag-reply ka agad, may ibang afam na, "What are you doing? I have a message for you and it takes too long to have your answer." Mainitin ang ulo ng ganyan. Pero kung maybe you're busy, I understand. Yung mga kalmadong afam, depende yun. So, at ipakita mo rin yung mga ayaw at gusto mo. At tingnan mo ang reaction ng afam mo. Kasi dyan mo makikita minsan eh. Na kung meron kang, "I want to be like this, this, that, that, and I don't like this, that, that, I don't like this, that, that. This make me not happy. I don't like this thing like that. And I want things like this. I want to hear yours." Halimbawa, meron siyang mga ginagawa na hindi mo rin type, pagsabihan mo rin siya, "And I hope you can do this. I think this is better." Ganong factor. Eh, kung may mga afam na ayaw makinig sa opinion mo dyan, idea mo dyan eh. So, obvious naman hindi kayo magkasundo niyan. So, kung meron kang mga ayaw at gusto na sabi mo at hindi type ni afam, lahat ng yan ay hindi niya type at gusto kanyang kontrolin, ay it's obvious naman hindi yan ang bagay sa'yo, best. So, kahit anong sasabihin mo sa kaibigan mo, mas okay din kasi na mag-antay siya na, kasi ang afam na sigurista, afam na talagang sigurado sa'yo at interesado sa'yo, ay talagang harap ng paraan yan. Marami na rin naman kasing afam na ikaw ang pupuntahin, pero depende sa dahilan. Bakit? Bakit? Anong kalamot eh? So, bakit ikaw ang pupuntahin? Hindi na ba siya makakalakad? May sakit ba siya? May diferensya ba? May ano bang problema? Binawalan ba siya ng doktor? Yun, posibleng yun ang dahilan pwedeng ikaw ang pumunta doon. Pero kung ang dahilan ay matibay naman siya, malusog naman siya, ang dahilan lang, ikaw ang pumunta dito dahil ayoko magpabaksin. Ano ba? Hindi ka ba nakakaintindi? Ikaw ang pumunta dito. Ako ang magbabayad sa lahat. Parang hindi na rin nasusunod ang gusto mo, best. Eh, kung halimbawa, gusto mo rin ang gusto ni Afam, ayun ang tanong doon. Kailangan mo lang talaga ipaganda ang sarili mo. Kasi hindi mo pakilala yung tutungo ganin yan. At nasa country ka nila. So, ano man ang mangyayari, walang makakatulong sa'yo. Kundi sarili mo lang. So, yun ang sinabi ko, ang masasabi ko. Kasi para sa akin, mas okay kasi yung afam na pupunta sa Pilipinas, ikaw ang puntahan. Kung ikaw naman noon papuntahin, ano ang dahilan?
ikaw unang pupuntahin. Posibleng, mas okay naman yung afam ang unang pupunta sa'yo. At least kahit papano, na-introduce niya dun sa mga kamag-anak mo. At kahit papano, mapifeel mo rin kung gaano kaseryoso ang afam sa'yo. At kung ikaw naman ang unang pupunta sa first meeting ninyo, ikaw ang unang pupunta dun. Yun ang sinasabi ko. Ano yan? Parang tumatay yan ng loto yan. Either manalo, matalo. Ang matalo, ibig sabihin, pangit ang ugali. At hindi mo gusto, hindi ka masaya. At hirap yun, nandun ka na. Ang matalo, ibig sabihin, mabait talaga si afam at hindi ka nagsisi sa desisyon mo. So, mamamili ka dyan. Pero meron ka namang choice. Why not si afam ang unang pupunta sa Pinas? Yun ang choice mo. May idea ka na kung dapat ka bang susunod sa kanya. Kung type mo si afam, type ka rin niya, edi susunod ka talaga kasi may idea ka na ganyan siya at paano kanya mahalin, itrato, ganun, may idea ka na. Pero pag ganyan, ano yan eh, parang, sige, go, 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 malakas ang baha dyan, tatalunin yan, tatawirin ko yan, gaano man kalakas yung baha, talagang makarating ako nun sa unahan. Palaban yung ganun, best. Siguro, doin mo talaga hindi ka magsisi dyan. So, ganun lang masabi ko, best, na isipin yung mabuti, isipin yung maayos. Kasi, kung anong decision nyo, nakasalalay dyan kinabukasan nyo, best, tandaan nyo yan, ganun factor. Maraming salamat sa pag-share mo, best, at sa kaibigan mo na may ganyang sitwasyon. Isipin yung mabuti, kasi ano yan, nakasalalay dyan kinabukasan ninyo. Magbasa muna ako ng comment dito, kay... Shoutout sa iyo kay Sister Rita. Good day po, Ate Sally. Ask ko lang sana, Ate Sally, sabi kasi ng ka-LDR ko na afam, na isa, sinama niya ako sa policy insurance ng line ko. Sinent niya sa akin ang email at pinakita niya na rin na sa akin sa messenger habang nag-video call kami. For 20 years daw po yun, $50 na yung hulog niya a month. Ngayon, ang tanong ko, pwede pala niya akong isama kahit nandito ko sa Pilipinas nakatira? Actually, anak naman po talaga niya ang beneficiary noon. Tapos ginawa niya ng paraan na ibukod ako. Tanong ko po, pwede pala yon? Bakit dito ako sa, kahit nandito ako sa Pilipinas? Sana manotice niyo po. Thank you po and God bless. Maraming salamat sa iyo, best. Ngayon ko lang narinig yan. Kasi most of the time, kasi pag sinama ka sa policy, depende yan. Kasi yung halimbawa, kami ng mister ko, meron din kasi siyang mga insurance. Kasama kami sa insurance. Kasama kami doon sa office, pumunta kami sa office, ganyan-ganyan, hingian ka ng ID, ganun factor. So, sa ganyan, sa insurance na yan, kumbaga, hindi ko rin siya masagot kung talagang totoo yan. Kung pinakita naman sa'yo na sinama ka, kumbaga, wala namang mawawala, best. Kumbaga, kung totoo yan, thank you. Di, sakyan-sakyan mo lang yan kung gaano ka totoo yan. Siya na ba ay future husband mo na? Kung future husband mo na, may karapatan talagang naisama ka kasi future wife ka. Kung husband mo na, future husband mo to best, okay yun. Baka naman pwede. Baka nga totoo. Sakyan-sakyan mo lang yan, best. Kung maging asawa mo to, at least nandyan ka na. Siguradong nakasama ka nandyan sa anong ginagawa niya. Policy, anong policy yan? Insurance policy sabi mo. Okay pala, insurance. Kasama ka siya insurance. Kung anong mangyari yung ganong factor, may kasama ka. Ang tanong, kasi marami nung time na naghahanap ako, maraming ganyan din. Ha? Isasama sa insurance, ganong factor. At katagalan na niyan, manghingi na ng pera kasi kasama ka sa insurance. Ganong factor. Balang araw may matatanggap ka. Mag-ingat-ingat din kayo sa mga ganyan. Sa'yo, kung hanggat hindi siya nanghingi ng pera sa'yo, sakyan-sakyan mo lang yan. Just go with the flow. Ganon lang yung gagawin mo best. Hindi natin sure yan. Kung talagang ginagawa niya, mabuti. Ganun. Kay Sister Megs Arandia. Hi, Ate Sally. Kumusta po kayo? Okay naman, best. Mabuti naman. Parang ang dilim panahon ngayon na. Ako rin, ate, pagod na akong maghanap ng afam. Siguro wala sigurong afam ang nakadestiny ko. Hindi siguro afam ang nakadestiny sa akin. Focus na lang muna ako sa mga dreams ko. God bless po, Ate Sally. Ayan, I love you. Maraming salamat sa iyo, best. Kung isa sa dreams mo, ang afa mo, ay mag-focus ka rin dyan. Balabalansi ang ganun, best. Ganun talaga. Ganun talaga ang buhay. Hindi natin basta-basta mamit ang isang afa kung hindi pa right time. Kasi ang Diyos lang nakakaalam kung kailan talaga yung right time. So, hindi naman natin hawak ang lahat. Diyos lang nakakaalam. Kaya kung afa ang gusto mo, patuloy kang maghanap, best. Kung feeling mo na pagod ka, mag-relax ka muna. At least may mga dating site ka nang sinalihan at naglagay ka na ng information about your profile about sa'yo. Balik-balikan mo lang yon.
habang hindi ka pa nakahanap, enjoy. Do what you want in your life. Kasi sa mga afam, kasi pag napili ka na yan, at dalhin ka sa country nila, ay nako, hindi ka na makakain ng tuyo. Depende sa afam. May afam din kumakain ng tuyo, pero bihira lang yan. Kadalasan sa mga afam, kalaban nila yung tuyo. Best, magpaamoy ka lang dyan. Hindi na yan papasok sa bahay. Ganun, fact. Ganun. So, mag-enjoy ka sa life mo. Be your friends and family. Gawin mo yung gusto mo. Kainin mo yung gusto mo dyan. Kasi pag na-meet mo na yan, yun ang sabi ko. Depende sa klase na afam. Kay Sister Rowena, Rovelin Breso ba yan, Bes? Hi, Ate Sally, good evening from here, Para sa sender, do not begging attention with your afam, sis. Kasi pag type ka niya, kusa yan mag-chat sa'yo at mauna. Like me, same kaming busy ng boyfriend ko, pero everyday kami updated. Even chat or call. Basta importante, may connection sa isa't isa. I'm lucky kasi mabait binigay sa akin ni Lord. He's helping me financially if I have a problem. He trust me even we doesn't meet yet. Sign up ka sa Filipino Cupid, sis. Doon kami nagkakilala ng boyfriend ko. Marami na rin nagtagumpay dyan, Bas. Kaya isama nyo na rin yan. Sa lahat ng mga dating site na sinalihan nyo, isama nyo yung mga dating site na marami nang nagtagumpay. Shoutout kay Flora Marzada. Flora Marzada. Shoutout sa iyo, Bas. Kay Inday Gingging. Na-meet ko nga pala si Sally sa Christian Filipina yung afam ko ngayon. Wow! Congratulations! Isa ka na sa pwedeng makahanap na talaga ng future husband, Bes. Tuloy-tuloy mo lang. Enjoy sa communication ninyo. Mahalaga yan, Bes. Importante yung constant communication na ma-feel yung isa't isa kasi malayo kayo. Kaya dapat mag-communicate kayo. 60 years old na nga pala si Sally ang afam ko. Nag-work siya sa hospital. Ah, congratulations sa iyo, Bes. Hi, si Sally. Bisaya ako. Dako. Ask ko lang, sis, may afam ako ngayon. 3 weeks pa lang kami. Isa siyang Black American. Lagi niyang sinasabi sa akin na seryoso daw po siya sa akin. Na kahit single mama ko. Kaya lang po, ang gusto niya mangyari kami ng anak ko ang pumunta sa California. Pero sasagutin naman daw po niya lahat ng gastusin, pagkuha ng visa, tsaka passport po namin ang anak ko. Tapos lagi siyang nagsisend ng video sa akin pag nasa labas siya. Tsaka pag nasa bahay din. Ang sinasabi niya, pag nag-video siya, lagi niya sinasabi na this is our room, kitchen, and car, and living room. Seryoso po kaya pag ganun? 3 times na rin po siyang nagsend ng pera sa akin, pero hindi naman kalakihan. Thanks, si Sally. Nag-video call na ba kayo nito, Bes? Kasi sabi mo, sabi niya, pag nag-video siya, ano ba to? Nag-send lang siya ng video, dapat mag-video call kayo para makita niyo ang isa't isa. Sakyan-sakyan mo lang, Bes, kasi hindi lahat ng nagpadala ng pera ay seryoso. Depende rin. So, pag-aralan niyo muna ugali nito and mag-video call kayo dapat. Kay Sister Diana Cabansa, good day si Sally. And yun nga pala, bakit kayo ang unang... Anong pakilamot eh? Kung kami ang unang pupunta doon. May group pack. Bakit nga pala kayo ang unang pupunta sa lugar nila, Bes? Hindi ba niya kayang pumunta dyan sa Pinas? Para siyang unang bibisita sa inyo? Depende rin kasi yan. Kagaya ng ginawa ko ng video ngayon, dapat matapang kayo na ipaglaban anuman ang mangyari. Pag kayo ang unang pupunta sa country nila, teritoryo nila yon. Anuman ang ugali nilang ilalabas, wala kayong magagawa. Kundi ang anuman yan, yan ang pinili nyo, Bes, na kayo ang unang pupunta. Which is, meron mga ibang option na ang afam nyo ang pwedeng unang pupunta, na mas okay talaga yon. Diana Cabansa, good day si Sally, I miss you vlog. Sis, para si Sandra, basura mo na yan. Hanap ka ng ibang afam na may time para sa'yo. Pray ka lang kay God. Keep safe, everyone. Ayan, kasi Sister Diana, yung afam niya sa Christian Filipina na meet niya yan, Bes. Kay Sister Marjorie din, yung afam din niya, nandun din yon. Hi, Ate Sally, miss ko video mo. Salamat sa payo. Kay Sister Marjorie, yung afam niya ay sa Christian Filipina din niya na, na meet niya at magkasama na sila ngayon. Kay, good day po, Ate Sally. Tanong po ni Mama kung dapat po daw hintayin muna si afam niya bago hingin ang mga documents sa pag-apply ng fiancé visa. Dapat mag-meet muna kayo in personal, Best, na gano'n. Kasi fiancé-fiancé na pinag-uusapan. So, dapat mag-meet muna kayo in personal. Mas okay yon. Catherine Presto, Ate Sally, Bisaya din po ako, hometown niyo.
Negros Oriental best. Kaya bisita ka na ko niya. Bisita ka niya. Kay Duke Adam, oh, good video. Have a great day. Greetings, Adam. Thank you, Adam, for being in my channel. Talagang tagal ni Adam. Si Adam, he loves music. Sa channel niya, mahilig sa music yan. Talagang matagal na yan sa naka-follow sa channel ko. Catherine Presto, bago pa lang po ako sa channel mo, but it helps me a lot. Thank you po. I am also a Bisaya. Shoutout sa you, best, and salamat sa pagtanaw sa mga videos. Kay Sister Catherine Presto, Mitch Navarro, ano po ba ang mga topic na pwedeng pag-usapan para sa hindi ma-bore si Afam? Eh, lahat-lahat na, best. Mag-topic kayo ng mga nakakatuwa. Kumbaga, kumustahin mo siya. Na kahit anong mga topic na feeling mo nakaka-excite sa inyo. Huwag naman yung maghubad na kasi magkaka-excite to eh. Ngangatin eh. Ganun pa. Joke. So, mag-isip ka ng mga topic na hindi lang ikaw natutuwa kundi si Afam. Ang gusto pa naman ni Afam yung mapangiti yan sila kasi lalo pag-stressful yung life nila. So, gusto nila na napapangiti sila. So, mag-isip ka ng mga bagay na mapasaya mo si Afam. Mag-topic ka kung napag-usapan na ninyo lahat ng mga topic. Eh, mag-isip ka ng mga bagay na wala dito, wala doon na kahit pa paano mapasaya mo si Afam. Kumustahin mo yan siya, anong ginagawa niya, anong factor, okay ka lang ba? Ganon, lahat na lang. Anong future plan? Kung napag-usapan niya na nga, sabi ko eh, gumawa ka ng mga bagay, mga topic na mag-enjoy kayo. Yung sa amin naman kasi, halimbawa, nawala na kayo ng gana, parang haba yung pag-usap, ano ba yan? Sakit na ng puwet ko sa kakaupo. So, kami naman ng mister ko, nakapakamot na, tagal-tagal dito ah, katinampit ko ah, gano'n. So, nagluluto ako, nagharap yung camera eh, nandun si Mr. nakatingin, o kaya sinabihan ko siya, gawin mo yung bagay na gusto mong gawin dyan. So, gano'n, kasi naubusan ang topic minsan, kaya hindi pa siya nakakain. So, kumain ka muna dyan. At sinabihan ko rin niya na, you did not sleep yet, dapat matulog ka muna, gano'n. So, kasi mahinang kalaban ni Mr. Eh, siya lang mag-isa. Sa akin, may mga pamangkin ako. May mga kapatid ako. So, halimbawa, wala akong ano dyan. May gagawin ako. Yun mga pamangkin ko. Mga kapatid ko. Eh, siya lang mag-isa. Kaya sinabihan ko niya na, we stop the call yet. You have to make your food. Eat something or do something what you want in the house. Because, just message me when it's free or ganung factor best. Kasi, iba, magkaiba din ang oras ng Pinas at saka dito, so gabi dito, araw sa atin, gabi dito, ano, may pasok yan, ganun factor. So, pag-usapan nyo mabuti na kung halimbawa wala na kayong topic, eh, sabihin nyo lang, oh, we gonna talk next time. Ganun, kailangan nyo rin magpahinga, ganun factor. Kailangan naman talaga yung constant communication, pero pag sobra-sobra na, kakaw ng gana na. Kaya, mag-isip yun kayo ng nakakatuwa talaga. Kasi most of the time, excited naman kayo kasi na-feel nyo na yan yung future husband nyo. So, dapat hindi boring-boring factor. Kasi, pag ngayon pala, na-boring na kayo. Pero sa sobrang haba naman kasi ng pag-uusap, minsan nakakaano na. Pag napagod na kayo at wala nang maisip, eh, sabihin mo, we're gonna stop first because we don't have topic anymore. Then, we have to do this, I have to do this and that. And you have a chance to do what you want also and you have to eat. So, ganun. Merong ending yan, dapat. Kaya hindi yung talagang 24 hours. Mata niyo, baka hanggang bibig niyo yung mata dito na. Ganon, kay Catherine Presto, how has I will do the tips. Thank you, Ate Sally, ganon. Doon sa tips na para magustuhan kayo ng afam niyo. Sa mga kay Doji, good day po, Ate Sally. Ask ko lang po, ano pong dating site? Walang bayad, walang maraming manluloko. Halos lahat naman ng dating site, merong mga pasaway talaga. Sumali ka sa Christian Filipino dating site, best. Depende naman sa'yo kung gusto mong magbayad, kung may kakayahan ka. Marami na rin nag-join dyan, nakahanap ng afam, hindi sila nagbayad. Sa mga may kakayahan magbayad, mag-upgrade kayo. So, magagawa nyo talaga lahat ng gusto nyo. Masendan nyo lahat ng type nyo. Yun ang kaibahan doon. So, lahat ng type mo, masendan mo ng message yan. Magagawa mo lahat ng gusto mo. Yun yung may freedom ka na gawin yung magagawa ng nagbayad. Compare sa hindi nagbayad, so may limitasyon yung hindi nagbayad. So, sabi mo, saan yung walang pasaway? Kahit saan naman, may mga pasaway. Dapat alamin mo lang kung anong ayaw at gusto mo. Para patulan mo lang yung type mo, yung gusto mo. So, good luck sa inyo lahat mga best. Take care, stay safe. God bless.